sikat na mega church pastor na si Carl Lentz ay sinibak dahil sa moral issue? Mga ka-faith, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta at bumili sa Adrian Milag TV Merchandise Store. Dahil doon, gusto kitang i-feature sa aking vlog, suot-suot ang ating mga merchandise item. Ang gawin mo lang ay ipadala mo, suot ang ating merchandise item sa aking email sa contact@adrianmilag.net. Tuwing ako ay mag-upload ng bagong vlog, expect mo na ilalagay ko ang litrato mo para i-feature ka sa aking vlog. Kung hindi ka pa nakakabili ng ating mga merchandise item, available tayo cash on delivery nationwide sa buong Pilipinas at nagde-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. First of all, gusto ko muna mag-shoutout sa mga bagong supporter ng aking vlog, si Adiania F, Michelle Real, and Benny Kabawatan. Thank you so much for supporting my channel. May God bless you more abundantly. Kilala mo ba tong sikat na mega church pastor ng Hillsong Church, New York na si Carl Lentz? Itong si Carl Lentz, sobrang idol ko to pagdating sa preaching style nito. Kasi sobrang galing nito, sobrang passionate nito. Kahit na Protestant pastor to, pinakikinggan ko yung mga preaching niya. The way he present the goodness of God, talaga ma-inspire at matatouch ka ng preaching niya. Kakalabas lang ng balitang to na he was fired by Brian Houston. Okay, kung di mo kilala si Brian Houston, siya ang founder ng Hillsong Church. Si Carl Lentz is siya yung head pastor ng Hillsong Church, New York. Ayun, tinanggal siya dahil sa moral issue. Ito yung sabi ni Brian Houston. Okay? This action was not taken lightly and was done in the best interest of everyone, including Pastor Carl. And ito pa sabi niya, they have a heart for people and we are confident that after a time of rest and restoration, God will use Carl in another way outside of Hillsong Church. In terminating his tenure, we in no way want to diminish the good work he did here. Ano nga ba yung naging reason bakit natanggal si Carl Lentz as head ng Hillsong New York? He became unfaithful sa asawa niya. Alam niya na kung ano yun, di ba? Nagkaroon siya ng, na-fall siya sa another woman. Unfaithful nga eh. Ito yung post ni Carl Lentz sa Instagram niya. Sabi niya dito, "Our time at Hillsong New York has come to an end. This is a hard ending to what has been the most amazing, impacting, and special chapter of our lives. Leading this church has been an honor in every sense of the word, and it is impossible to articulate how much we have loved and will always love the amazing people in this church. When you accept the calling of being a pastor, you must live in such a way that it honors the mandate, that it honors the church, and that it honors God. When that does not happen, a change needs to be made and has been made in this case to ensure that standard is upheld. Laura and I and our amazing children have given all that we have to serve and build this church. And over the years, I did not do an adequate job of protecting my own spirit, refilling my own soul, and reaching out for the readily available help that is available. When you lead out of an empty place, you make choices that have real
and painful consequences. Ito, dito kayo magugulat. I was unfaithful in my marriage, the most important relationship in my life, and held accountable for that. This failure is on me and me alone, and I take full responsibility for my action. I now begin a journey of rebuilding trust with my wife, Laura, and my children, and taking real time to work on and heal my own life and seek out the help that I need. I am deeply sorry for breaking the trust of many people who we have loved, serving, and understand that this news can be very hard and confusing for people to hear and process. I would have liked to say this with my voice to you in person because you are owed that, but that opportunity I will not have. So to those people, I pray you can forgive me and that over time I can live a life where trust is earned again. To our pastors, Brian and Bobby, thank you for allowing us to lead, allowing us to thrive, and giving us room to have a voice that you have never stifled or tried to silence. Thank you for your grace and kindness, especially in this season, as you have done so much to protect and love us through this. We, the Lentz family, don't know what this next chapter will look like, but we will walk into it together, very hopeful and grateful for the grace of God. This is a mega church pastor. Kilalang kilala to. Sikat tong preacher na sa Amerika. Million ang nakikinig dito. At isa ako dun. Talagang na-inspire ako the way he preached, the way he talk. Bakit ko to sinishare sa inyo? Nung pumutok tong balita nito, actually, kahapon ko lang to nabasa. Tinitingnan ko yung comment dun sa comment section dun sa balitang to. Napansin ko, parang ang mga tao pagdating kay Carl Lentz, sabi, prayers for Pastor Carl, we will pray for you, you can rise up again. Binagsabi pa dun, who we are to judge you, okay? Ang babait ng mga nasa comment section, hey, don't get me wrong ah. I'm not against Pastor Carl. Idol ko nga to eh. Pero ano yung point ko? Bakit ko to sinasabi sa inyo? Nung tinitignan ko yung comment, di ba parang merciful ang mga tao sa kanya? May empathy, may sympathy. Pero, eto ka, pagkatoliko, mga pare, leader ng simbahang katoliko, ang nagkamali, nag-fall ng ganito. Imagine ninyo ha. Kung ganito, yung scandal, immoral issue, ay grabe. Tignan mo sa comment section. Grabe, isa kang, ano, false prophet. Talaga kayong mga katoliko kayo, puro kayo kalokohan. Ang daming bashing, ang daming mga hate comment. Diba? Lately lang, nung kay Pope Francis, misquoted siya about doon sa homosexuality issue. Grabe! Ang daming mga hate comment doon. Sabi ko na nga ba, yan ay 666, isang anti-Christ yung Pope nyo. Diba? Talagang grabe yung mga haters. Pero pagdating sa mga pastor na katulad ni Carl Lentz, prayers for pastor, ang babait ng comment. Nasaan ang pagiging fair doon? Pagdating sa aming mga Katoliko, sobrang batikos, pero pag sa ibang sekta, ang babait. So, anong point ko dito? Nakikita niyo yun? Sa mga getong scandal at moral issue, hindi lang to nangyayari sa Catholic Church. Actually, sa lahat ng organization, sa lahat ng religion, ay nangyayari to. Reality, nangyayari to kahit sa ang religion. May mga getong scandal, at hindi lang to nangyayari sa Catholic Church. Pag ang Catholic Church ang nagkamali, breaking news yan. Talagang grabe ang bashing at hate. So, nasaan ang hustisya doon? Ano ang point ko? Bakit ko to sinasabi? Ang point ko is, pagdating sa mga pagkakamali, di ba? Pagdating sa mga gaytong issue,
hindi lang 'to nangyayari sa simbahang Katoliko. Kasi maraming sa ating mga Katoliko ang lumalayas dito sa simbahan nito. Kasi nga, nadi-disappoint sila sa mga pare, sa mga leader ng simbahan, tapos lilipat sila ng ibang religion, kala nila na hindi nagkakamali mga pastor nila. Pero nakita naman natin, itong sikat na pastor na si Carlens, idol ko pa to, ay nadapa at na-fall. Imagine niyo yun, guys. So, ilig sabihin, diba, wala talaga yan sa religion. Lilipat ka dahil gusto mo ng perfect na leader? Hindi mo yun makikita kahit sang religion ka pumunta. Dahil kahit sang religion pa yan, magkakamali at merong pagkakamali at yung mga issue na nakikita mo sa Catholic Church, ay makikita mo rin yun sa issue sa ibang sekta, sa ibang religion. So, anong point ko? Diba? Itong mga yan, mga leader, is mga tao sila. At nafo-fall, nagkakamali. Pero sana naman, diba, wag natin i-blame lahat sa Catholic Church na pag ang mga pari na, mga leader ng simbahang Katolika ang nagkamali, eh grabe at big deal. Ay big deal tong mga issue na ito. Disclaimer lang, hindi ko sinasabi na maging complacent tayo sa mga gitong issue. Kailan talaga may ayusin, kailangan ng disciplinary action, kung kailan tatanggalin talaga, kung kailan mag-sabbatical leave, kailangan mag-sabbatical leave. Yun yung mahirap as being a leader ng simbahan. Kasi ang dami talagang temptation. Diba? Ang daming temptation. 3G nga yan eh. Yung natutunan ko sa mentor ko, 3G. Ano yung 3G na yun? Gold, glory, and girls. Okay? Yan yung tatlong temptation sa mga leader. Gold, glory, and girls. Gold, ibig sabihin, sa pera. Diba, maraming mga simbahan na nag-aaway at nagkakawatak-watak dahil sa pera, sa issue sa pera. Glory, yumayabang, lumalaki ulo. Feeling niya siya na si Jesus. Girls, yan, nagiging masyadong complacent. Masyadong binababa nila yung guard nila. Kala nila bruency sila, pero hindi pala. Diba? Bigla na lang, yun, nagkaroon na ng relasyon. Yan yung temptation sa mga leader. Bilang isang Kristiyano, isang Katoliko, eh, patuloy nating ipagdasal yung mga leader ng simbahan natin. Okay? Especially here in Catholic Church. Kasi hindi madali ang role ng pagiging isang leader. Siyempre nga, diba, sila yung role model natin, sila yung tinitignan natin. Minsan may hallucination tayo na hindi sila nagkakamali, may hallucination tayo na never sila mapafall, hindi sila mapafall sa mga ganyan, sa mga moral issue. Pero hindi, reality, tao din pala yan, mahina at nagkakamali. At pag hindi mo, pag binaba mo yung guard mo, pag naging masyado kang complacent at hindi ka nag-ingat, si Satan, nakaabang lang yan. At aatake yan sa'yo. Let's continue to pray for the leader of our church. Okay, let's continue to be more compassionate, more understanding. Nakita natin na itong mga ganitong issue, hindi lang ito nangyari sa Catholic Church. Okay, kung ikaw ay aalis ng simbahang Katolika dahil nadi-disappoint ka sa mga paring merong kabit, di ba? May mga paring may girlfriend, may jowa, or may mga scandal, mga ganyan. Eh, I'm sorry to burst your bubble, pero kahit sang religion pa yan, eh meron at meron mga scandal at issue na katulad nito. I hope na naliwanagan ka sa vlog na to at natulungan kita na mag-isip at mag-discern at natulungan din kita na maging more understanding and compassionate lalo na sa ibang tao. Diba? Huwag tayo kagad mag-judge, huwag tayo kagad maging hater, maging basher. Bakit? Eh, ikaw din may kahinaan. Ikaw din ay na-fall at nagkamali. Diba? And lahat tayo, kahit sino pa yan, kahit pinakamataas na leader yan, ay magkakamali at meron din niya mga weaknesses. Katulad nga na sinabi ni Jesus, diba, nung sa adulterous woman, nung i-stone to death siya ng mga tao. Ano sinabi ni Jesus? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato ng bato. Walang nagtangkang batuhin yung babae. Even the Pharisees and the teachers of the law,
hindi nila nagawa yun. Kasi sila mismo, alam nila na makasalanan din sila. At sila mismo, alam nila na nagkamali at nadapa din sila sa buhay nila. Let's continue to pray for Carlens. Kahit hindi siya Katoliko, pagdasal natin siya. Diba? Ganito tayo mga Katoliko. Diba? We are universal. Pinagdadasal natin kahit ibang religion. Diba? We are embracing them. Okay? And pray for our priest, our leaders, cardinals, bishop, and most especially Pope Francis. Thank you so much. After ng vlog na to, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, i-click mo lang yung join button sa baba ng video na to. And meron din pala akong gustong i-share sa'yo na libreng training na ginawa namin ng fiancé ko na si Jessie. Isa tong free financial literacy video series. Libre lang to. Kung paano ka magkakaroon ng access dito, panoodin mo yung video na to. Hi guys! Sobrang excited ako ngayong araw na to. Tawin nyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi finally natapos na namin yung aming free video series for every Filipino na gustong magbago ang kanilang finances. And ako personally, sobrang imaginary ko dito. Alam ko sobrang magkakaroon ito ng value sa'yo at marami kang matututunan dito. Kasi bakit? Katulad mo, naging empleyado din ako for many years, as in grabe. Experience ko, 8 to 5, and paulit-ulit. Minsan, sweldo ka, after mga ilang araw, yung sweldo mo. I mean, tight ka na, hindi mo alam kung paano pa babudgetin yung sweldo mo. And yung panahon na yun, for many years, ganun yung system ko. Doon ako nag-decide na kailangan kong baguhin to. Kailangan may magbago. At doon ako nag-seek ng mga information, mentors na tumulong sa akin. And good news, yung mga ituturo namin dito sa video series nito, ito yung mismo yung natutunan ko sa mga mentors ko. At sa experience ko, after nung ganung cycle, finally, nag-resign na ako. Nakapag-resign na ako. I believe I can fly. Dahil sa mga information na gusto kong i-share sa inyo sa video series na ginawa natin. Gusto ko naman mag-give back at tumulong din sa mga kapwa ko Pilipino na struggle sa finances. In this video series, we have imparted lessons that we have learned throughout our journey, throughout our financial journey, and where we are now. And these lessons are the lessons that you can apply practically for your life as well. And also, we have made tutorials as well as teachings of basic things of how you can get yourself started. Okay, so kung excited ka na para maka-access ka dito sa free video series namin, gawin mo lang mag-comment ka ng yes sa baba ng video na to. Okay, so comment yes now and we will send you our free video series sa iyong messenger. Okay, so thank you. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.